aswang man o ibang nilalang, iisa lang ang deskripsyon ng mga residente. Anyo itong aso? Kinonsulta ko kay Doc Nielsen Donato, isa sa veterinarian hosts ng programang Born to be Wild, ang insidente. Hi, Jay. Thanks for coming, Doc. Hi, Vince. Sir. Okay, so what do we have here? Sa mga litratong sinuri ni Doc Nielsen, sigurado siyang hindi aswang ang umaatake. So dito pa lang, ano, nung pinakita mo sa akin yung pictures, ang tinitignan ko yung mga sugat, ano. Makita mo, ano, may dalawang scratch yan dyan, and then dito, ganun din dalawa. Tapos ito, meron parang slash. Ang unang tingin ko dito, kagat ito ng isang hayop na most likely aso. Aso? Okay. Aso yan, ano. Pag isang aso yan, hindi niya kayang itumbayan yung apat. Sabay. Oh, hindi niya okay. Kayang itumbayan lahat. So most likely, these are pack of dogs who were able to learn how to hunt. And then makita mo, no, may merong mga atake sa leeg na area. So kung meaning one will go for the kill, the others will slow it down. Dagdag pa ni Doc Nielsen, natural na karakter ng mga aso ang tahimik sa pag-atake. Kinaumagahan, nakita nila yung nangyari. Nagtanong-tanong siya dun sa mga tauhan nila, at bakit wala ba kayong narinig na ingay? Ingay mula sa baboy o ingay mula sa kung ano man. Maaring tulog na tulog yung mga tao, tapos you won't hear the barking of the dogs. Kasi yung mga aso, kung magsustok sila at maghunt, tahimik yan. Kasi kung marinig sila, magwawala na yung mga baboy. Maging ang misteryo kung bakit puso, atay, at iba pang lamang loob lang ang kinakain, may paliwanag din si Doc. Sa probinsya, nag-isip ang mga tao, ang aso, minsan meron silang tendency na gusto lang nilang patayin. Papatayin nila, hindi nila i-consume. They just have a high prey drive. Pag nakita siya ng malilit na hayop na mas maliit sa kanya, papatayin lang niya yan. Pag napatay niya, satisfied na siya noon. Meron naman yung pagkapatay niya, kakainin niya lang yung malalambot na parte ng katawan. Kasi pag pinagtsagaan niya pa yung mga buto-buto, aabutan siya ng umaga, makikita siya ng mga tao, papatayin na siya. So, ang tawag sa mga asong ganun are feral dogs. Ano po yung feral dogs? Feral dogs, dogs that used to have owners, tapos inabandon na sila, tapos natuto na silang mabuhay mag-isa. So, anong kakainin nila? Kakainin nila yung mga either basura or mag-hunt sila ng mga livestock na available dyan. Parang mag-aasal lobo sila, mag-aasal fox. Pero ang isang kapabalaghan na hindi masagot ni Doc Nielsen ng mga oras na yon ay ang mga bibing nakahilera ang labi matapos paslangin. Yun, hindi ko ma-explain kung bakit ganun yung mga... Kung merong papatay na aso, I think na kalat-kalat yan. Ano? Personally, ang tingin mo sa aso? I think it's a myth na pwedeng... Nung unang panahon pa lang, may mga feral dogs na gumagawa nito. Pero syempre, pag sa probinsya nag-isip ang mga tao... Hindi nila maipaliwanag yun. Oo, so malakas pa rin ang paniniwala nila na aswang or tik-tik. Para higit pang mabigyang liwanag ang misteryo, nagtungo rin si Doc Nielsen sa Barangay Balubad para imbestigahan ang insidente. Inabutan ni Doc ang kapatid ni Konsehal na si Matt Ansinsin. Wala ba kayong dito ng mga ligaw na aso minsan na pumapasyal-pasyal dito? Meron, mga askal na maliliit lang. Maliliit? Maliliit. Nakikita niyo ba isa-isa o minsan dalawa? Minsan isa-isa, minsan dalawa, minsan hanggang yung mga apat. Apat magkakasama? Apat magkakasama. Kasi sa akin, ang paniniwala ko, feral dogs yun. Ano? Yung feral dogs, ibig sabihin yung walang may-ari, nabubuhay lang sila sa pag-hunting ng sarili nila. Naghahanap ng baso-basura. Pag tinitignan ko kasi dito, kung aso yun, kayang-kaya niyang talunin to. Kahit yung sinabi mong malilit, mga pamula malilit. Dito, mga ganong kataas, ganyan, anong mga height ng mga yung askel? Pangkaraniwan lang eh. Mga siguro, mga gantong katataas lang ng mga askel na ano.
Tapos basta may nakita ka parang grupo. Apat, dalawa. Matapos makakalap ng impormasyon, sinuri ni Doc Nielsen ang lugar para maghanap ng mga ebidensya. Kanimitan, pag mga ganito, minsan makikita mo sasabit yung mga balihibo sa mga barbed wire na gano'n. So, titignan ko lang itong stretch na yan kung meron nga bang mga ebidensya ng mga asong dumadaan dito. Pwede silang dumaan dito. Ayun. Sa itsurang to, no, mukhang ito, nahuli yung balahibo niya nung papasok na yung aso dito. Kaya dito siya sumabit.